الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay uko lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ating tatalakayin ang kaugnay sa mga batas ng pag-aasawa, hiwalayan, at ang idda o yung panahon na hihintayin ng babae pagkatapos nilang maghiwalay ng kanyang asawa kung saan pwede na siyang mag-asawa. Yung panahon na hihintayin bago siya pwedeng mag-asawa. Unang tatalakay natin ngayon ay ang tungkol sa pag-aasawa o ang maikling paglilinaw, pagdidetali tungkol sa batas nito. Ano nga bang ibig sabihin ng nikah? Ito ay tinatawag sa Arabic na an-nikah. Ang nikah ayon sa batas, ito yung aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin min az-zawjayn bil akhar 'ala al-wajh al-mashru'. Ito yung kasal na ginaganap kung saan napapahintulutan ang bawat isa sa mag-asawa na magtalik sila na ayon sa batas ng Islam. At ang original na batas mga kapatid ng pag-asawa, ito po ay sunnah. Ito po ay sunnah na ginawa ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَانْكِحُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Pakasalan ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga babaeng pinahintulutan sa inyo na kaya ninyo silang pakasalan sa pamagitan ng pinansyal, katawan, mula dalawa, tatlo hanggang apat. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Pero kung natatakot kayo na maging mahirapan kayo na maging makatarungan sa kanila, so, isa na lang po ang ating pakakasalan. Sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْكِهُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Paasawahin ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga walang asawa sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga walang asawa mula sa inyo. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. At yung mga may pananampalataya mula sa inyong mga alipin na mga kalalakihan at ang mga kababaihan. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O kayo mga binata, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man sa inyo na may kakayahang mag-asawa sa pamagitan ng kanyang katawan, ibig sabihin malakas ang kanyang pangatawan, at may kakayahang pinansyal, ay mag-asawa. Pero kung hindi niya kayang mag-asawa, ay mas mainam para sa kanya ang pag-aayuno. Ano ang hikma, ano ang wisdom, kung bakit ito ay kasama sa batas ng Islam, yung ito, kumbaga ito ay sunnah, kung saan kapag ito ay ginawa mo, ay magkakaroon ka ng gantimpala. Una na dahilan kung bakit ito pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang mapangalagaan natin ng ating ari na tayo ay makagawa ng isang bagay na hindi pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nang sa ganun ay mabusog yung ating buhay at makumpleto ang ating relihiyon. Pangalawa, upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan, katiwasayan ng pamumuhay, kapag tayo ay may asawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. At kabilang sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kapangyarihan, na nilikha para sa inyo mula sa inyong sarili ang inyong mga asawa upang kayo ay maging matiwasay at mapanatag sa pamumuhay at ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ninyo ang pagmamahalan at ang habag. Pangatlo na wisdom, kaya ito pinahintulutan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mapangalagaan ang ating pamilya, mapangalagaan ang ating kamag-anakan at mapagtibay ng bawat isa ang ugnayan sa pagiging kamag-anak ng bawat isa. Kasi kapag may nangyaring kasalan, lumalaki ang ating pamilya at nagkakaroon ng ugnayan ang bawat isa. Pangapat, baka una sila al-bashari wa takthir adadil muslimin upang mapangalagaan ang mga bata na malaman kung sino ang kanilang magulang, kasi kapag walang mangyayaring kasal, so kawawa naman yung mga bata. At upang dumami rin ang bilang ng mga Muslim. At ang panghuli, ay upang mapangalagaan ang ating ugali at mapalayo tayo sa pangangalunya
at pakikiapid. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.